Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng Banal na Kasulatan. Subalit, bago po tayo mag-aral, ay nais ko po munang imbitahan si Brother John upang magbigay ng maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, sa hapon po ito kami po ay nagpapasalamat na muling bubuksan ang pangangaral sa pamamagitan ng internet sa hapon po ito. Aking pinalapit si Brother Ricky sa kanyang topic na kanyang tatalakayin at aming ipagkatiwala ito, Ama, sa inyong mga kamay, inyo siyang pagpapalain. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmula sa inyong trono, inyo siyang kasihan, inyong banal na espiritu upang ang mga salitang kanyang gagamitin magiging pakinabang po ito sa sanlibutan at magdadala po ito ng kaunawaan, karunungan sa mga nakikinig. Umaasa kami sa inyong pagpapala, inyong igawad sa bawat isa. Kasama na rin ang tagapanood sa kanilang mga internet, sa kanilang mga computer, sa bawat tahanan na makinabang nito. Salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Pinapanalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po. Marami pong salamat, Brother John, sa panalangin. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 24, talatang 5 at 11, ganito po ang sinasabi, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Maraming bula ang propeta, ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Ngayon po mga kaibigan, ano po ang tunay na pagkakilanlan sa tunay na Kristo na darating? Atin pong titingnan sa Gawa 1 at 11. Ganito po ang sinasabi, na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Mga kaibigan, ng ating pong Panginoong Hesus ay umalis o umakyat sa langit, unti-unti po siyang umakyat sa langit, ay nakita po ito ng kanyang mga alagad. At mga kapatid, nang si Hesus ay hindi na nila makita, sila, ang mga alagad, ay nakatingin pa rin doon sa langit. Kung kaya't mayroon pong anghel na nagsalita sa kanila. Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na inagaw mula sa inyo dito sa lupa, mga kaibigan, ay inyo rin makikita siya sa kanyang pagkabalik gaya ng inyong nakita na siya'y umaakyat sa langit. So sa pagdating po ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang pagdating sa ikalawa, ay makikita rin po siya ng kanyang mga alagad, ng mga tao na unti-unti rin pong bumababa. At ano pa po ang mga pagkakakilanlan, mga kaibigan, sa Apokalipsis 1:7. Atin pong buksan at inaanyahan ko po kayo mga kaibigan na atin pong buksan ang inyong banal na kasulatan sa Apokalipsis 1 talatang 7. Ganito po ang sinasabi, tingnan ninyo'y siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ang mga umulos sa kanya at ang mga lahat ng lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon din naman. Gayon nga. Amen. Mga kapatid, ang sabi rito, mga kaibigan, tingnan ninyo siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. So, ibig sabihin po, mga kapatid, lahat ng mga may mata, makakakita. Baka pati yung tinya, sapagkat may mata, maaaring makakita. Pero mga kaibigan, lahat po ng may mata ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoon. Maski ang nagsiulos, ang sabi rito, nagsiulos sa kanya. So, ibig sabihin, yung mga pumatay sa ating Panginoon, nanakit sa ating Panginoon noong panahon ng ating Panginoong Hesus, sila din po ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoon upang makita nila na ang kanilang pinatay na si Hesus ay totoong ang Diyos na siya'y dumarating na nga. At ano pa po ang ating pagkakakilanlan sa tunay na Kristo? Ito po ay napakamalulhati ang kanyang pagdating. Ayon po sa Tito, basahin po natin sa Tito 2, talatang 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa
at ang pagkapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Napakamaluwalhati po ng pagdating ng ating Panginoon. Bakit po napakamaluwalhati? Sapagkat kasama po niya ang kanyang mga anghel. Laksa-laksang mga anghel ang pagdating, ang kasama ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong ikalawang pagdating. Mateo 24, talatang 31 ay atin pong babasahin. Mga kaibigan, sabi nga ay napakamapalad ng bumabasa, nakikinig at tumutupad. So, inaanyahan ko po kayong bumasa sa Mateo, talatang 24. Mateo, versikulo 24, talatang 31. Isinusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kinilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Mga kapatid, isinusugo po ng ating Panginoon ang kanyang mga anghel. Laksa-laksang mga anghel ang bababa sa lupa kasama po ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Napaka maluwalhati, napaka saya, napaka ingay kung kaya't ang lahat ng mga mata ay makakakita sa kanya pong pagbabalik. Ano po? At ayon po sa 1 Tesalonica 4 talatang 16 hanggang 17, at ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na maguli. Kung magkagayon, tayong na nabubuhay na natitira ay kasamang aagawin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at tayo'y sa Panginoon magpakailan kailanman. Gayun po ang sinasabi mga kaibigan sa aklat ng 1 Tesalonica 4 talatang 16 hanggang 17. Sino daw po ang unang bubuhay na maguli? Yung nangamatay kay Kristo. Kaya yung mga unang alagad noon, yung mga tao noon na mga nagtapat kay Kristo, sila po hanggang sa ngayon, sila po'y patay. Mabubuhay lamang po sila sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sila po umuna ang bubuhayin at yung pong buhay na natira na nagtatapat sa ating Panginoon, sila po ay sama-samang aagawin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sila'y sa Panginoon magpakailanman. Hindi na po sila magkakahiwalay ng ating Panginoon at ng mga naligtas. Kaya po mga kaibigan, upang hindi po tayo malinlang, noted mga kaibigan, hindi na po bababa dito sa lupa para itungtong ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga paa sa kanyang ikalawang pagdating. Hanggang alapaap lang po. Ang sabi ng 1 Tesalonica, uulitin po natin, sapagkat ang Panginoon din naman ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na mag-uli. Kung magkagayon, tayong na mabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang silubungin ang Panginoon sa hangin at tayo'y sa Panginoon magpakailan kailanman. Ngayon po mga kapatid, sapagkat alam na po natin ang pagdating ng ating Panginoon ay maluwalhati at ang unang bubuhayin po niya ay ang nangamatay sa kanya at meron siyempre ang aabutan ng Diyos na mga buhay na nagtatapat sa kanya. Ano po mga kaibigan? Ang kailangan lamang po natin sa buhay po natin ito mga kaibigan, tayo po ay manatili sa ating Panginoong Jesus. Nang sa ganun, tayo po ay makasama sa pagliligtas na gagawin po ng ating Panginoon. Ang panawagan po sa atin sa Mateo 24, talatang 23 at 26, at kung may sinumang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito, ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. At sa 26, kaya kung sabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Mga kaibigan, marami po ang bulaang Kristo na magsasabi na narito si Kristo, nasa Mindanao. Huwag po nating aksayahin ang ating oras o panahon na pumunta roon para tayo ay maniwala, no? Na pumunta roon upang makita ang nagsasabing iyon sapagkat iyon po ay bulaan. Maliwanag po sa banal na kasulatan na ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mata ay makakakita. Hindi lamang mga kapatid doon sa Amerika, hindi lamang doon sa Mindanao, kundi ang lahat po ng
mga mata sa buong sanlibutan, ito po ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya iwasan po natin na tayo po ay maniwala na may magsasabi na andun si Kristo. Ang sabi po ng kasulatan, huwag po tayong maniwala, huwag po tayong paroroon. At mga kaibigan, akin pong muling inaanyahan kayo na tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan nang sa ganun po, hindi po tayo mailigaw ninuman, hindi po tayo madaya sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay katotohanan at ito po ang magdadala sa atin upang makarating po tayo sa buhay na walang hanggan na kung saan makakasama po natin ang ating Panginoon at ang kanyang mga anghel na hindi na po tayo maghihiwalay kailanman. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito.